Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, ito po ang ating latest update ngayong araw, April 30, 2023. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, ayon po yan sa ating European Center, ha, na ito nga po ay andito pa rin sa may eastern section ng Mindanao, at patuloy nga po nakakapagpaulan yan sa may parte ng Butuan, Davao City, at hanggang dito nga yan umaabot sa may parte ng Puerto Princesa, Palawan, at maging sa may Bataraza. Kaya nga po tayo makikita nyo ha, yung humaba yung ating mga kaulapan dahil sinabayan nga po tayo nung ITZZ o yung Intertropical Convergence Zone na nakapaloob nga ngayon dito sa ating low pressure area. At ayon naman sa ating advanced weather forecast, mababa naman ang tsansa na maging ganap na bagyo itong ating nasabing low pressure area. At yung isa pang posibleng kasunod na low pressure area nito, yun naman po ang isa pa nating minomonitor kung ano nga ba yung posibleng scenario na magiging bagyo po ba or tuluyang low pressure area lamang na makakapekto sa ating bansa sa ayon sa ating European Center. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga sa ating advanced weather forecast, mapapansin natin ito nga po yung ating low pressure area. Pagdating nga po no, ng May 1, pagpasok na May 1, ito pa rin po yung low pressure area. Apektado pa rin nga po yung ating parte ng Palawan, maging dito nga po sa may parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng May 2, dito makikita natin, dito aangat na nga po yung ating low pressure area sa may parte ng eastern section ng Davao. At pagdating naman po ng May 3, no, yung pinakasentro nito ay dadaan dito sa atin sa may Mindanao. At ito nga po ay mababa naman pa rin ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. At yung extension ng kanyang kaulapan ay magpapaulan po yan hanggang dito sa may parte ng Bicol Region. Pagdating naman po ng May 4, dito mapapansin natin, dito nga po ay nalusaw na yung ating low pressure area, pero yung mga pag-ulan ay mararanasan pa rin po yan dito nga po sa may parte ng Mindanao hanggang sa may Palawan. Pagdating naman ng May 5, no, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pag-ulan ang eastern section ng Visayas and Mindanao, maging dito rin po sa may Palawan. Pagdating naman ng May 6, yan, meron na naman po tayong isang panibagong low pressure area na imo-monitor na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng May 7, na makikita nga po natin yan na ito nga po yung ating low pressure area at meron pa rin po yung nakapaloob na ITCC. Pagdating ng May 8, no, ito nga po ay posibleng tutungo no, dito sa may eastern section ng Surigao. At pagdating ng May 9, dito ha, makikita nyo nga po yung malaking sirkulasyon nitong nasabing low pressure area. Ito po yung kanyang pinakasentro at ito naman yung kanyang diametro. Iba yung pag-iingat ha, sa ating mga kababayan dahil nga po posibleng makaranas ng mga pag-ulan. Sa ngayon nga po, ito pa lang ang ating latest update para nga po dito sa posibleng samanang panahon na makakaapekto sa ating bansa. Inuulit natin, ang ating advanced weather forecast is ano lang po yan ha, possible scenario pa lang po yan, advanced prediction ng ating European Center. Kaya manatili tayong nakatutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng samanang panahon na makakapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.